We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos niyang araw na imbaga malam kapuso. Narito ng Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si Joanne Punsoy. Espino at Gico maglalaban sa pagkagobernador ng Pangasinan sa eleksyon 2022. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Joanne, naitala ng COMELEC Pangasinan ngayong araw ang pinakamaraming bilang ng mga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa provincial elective position. Sa huling dalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, inabangan ang paghahain ng kandidatura ng ilang aspirants sa Pangasinan. Bago mag-alas 8 kaninang umaga, nag-ahain ng kandidatura si incumbent Governor Amado Pogi Espino III para sa re-election. Kasama niyang naghain ng COC ang kanyang mga kapartido tulad ni 2nd District Board Member Nestor Reyes, nakakandidato sa pagka-vice-gobernador. May binalita po sa amin na 3.1 million na po tayo mahigit sa buong probinsya. And that is my job, para protektahan po yun with all our, sa dami po ng mga boundaries natin. Bago mag-alas 11 ng umaga, naghahain din ng kandidatura sa pagkagobernador si incumbent 5th District Representative Ramon Monmon Gico III. Kasama rin niyang naghahain ng COC ang kanya mga kapartido, kabilang si incumbent Vice Governor Mark Lambino na re-electionist. Magkaroon ng mataas na trust rating ating probinsya pagdating sa investments. That's how you generate jobs. Tayo tayo ng mga economic zones. Ayon sa COMELEC, walang naging aberya sa ikapitong araw ng filing ng COC. Nasunod din naman ang health and safety protocols sa paghahain ng COC. Kung may mga magwi-withdraw po, pwede pong mag-substitute until November 15. Any candidate can withdraw and pwede po sila mag-substitutan. Joanne, nakabantay pa rin sa mga tanggapan ng COMELEC ang mga pulis para ipatupad pa rin ang umiiral na health at safety protocols. Ayon naman sa COMELEC Pangasinan, simula October 1, umabot na sa higit 40 ang mga naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy sa provincial level. Ipinapaalala naman ng COMELEC na bukas na ang huling araw ng filing ng COC. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. 21-day mandatory quarantine ipinatutupad sa Pangasinan dahil sa patuloy na pagtaas ng Delta cases. Ang detalye kay Jasmine Gabriel Galban.
Sa loob lamang ng halos 2 buwan, patuloy ang pagtaas sa bilang ng mga nagpupositibo sa Delta variant sa Pangasinan ayon sa Provincial Health Office. Bukod sa monitoring sa mga Delta variant patient, regular din ang monitoring maging sa kanilang mga close contact. Mula sa 14-day quarantine period, 21-day mandatory quarantine ang ipinatutupad ngayon ng Health Authority. May sintomas man o wala ang pasyente. At saka 21 days ang kanilang pinapa-observe na isolation po. Tatapusin po nila yung 14 days tapos meron pa rin po tayong 7 araw pa ulit na pina-observe sila. Samantala, patuloy naman umano ang pagbaba ng bilang ng suspected COVID-19 patient na nasa mga paggamutan. Dahil dito, tumataas ang bilang ng mga designated COVID-19 beds sa mga pampublikong paggamutan. Nandun din po sila sa mga dedicated beds natin. Pero inaantabay na lang namin po yung resulta nila. At kung ito po ay mga negatibo, then ilalagay na po sila sa regular ward. Ayon sa Center for Health Development, bagamat may pagbabago sa datos ng rehiyon, hindi pa rin daw masasabing kontrolado na ang sitwasyon. Ang nakikita kasi natin sa pagmamonitor natin sa buong region, nasa 40-50% pa lang naman po no, ang occupancy rate pagdating po sa mga temporary treatment and monitoring facility. Binabantayan pa rin ng CHD ang kondisyon sa mga isolation at quarantine facility ng iba't ibang bayan. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Bahay sa Olongapo City, Zambales na sunog. Naka-alerto si Ivy Hernando. Mabilis na tinupok ng apoy ang isang bahay sa Puruk 5 Crusher, Old Cabalan, Olongapo City. Ayon sa otoridad, isang 26-anyos na lalaki na may kapansanan umano sa pag-iisip ang nakatira sa nasunog na bahay. Ligtas naman ang nasabing residente. Ayon sa BFP, walang nadamay na ibang istruktura sa lugar. Pag-iisip, isa rin yung nagsunog ng house nila na twice na niyang ginagawa. Wala po siyang kasama ay sa report parang may psychological problem sa tao. Tanging ilaw lamang umano ang gamit sa nasabing bahay. Hindi pa matukoy ng BFP ang sanhi ng sunog. Wala akong tao sa bahay. Nakasindi lang yung ilaw. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Gumuhong isang bahay sa Barangay Sabatan, Orion, Bataan. Ito'y matapos bumigay ang ikalawang palapag ng kinukumpuning bahay. Posibleng hindi umano kinaya ng ginamit na bakal ang bigat ng flooring na kanilang ginagawa. Dahilan para bumigay ito at tuluyang gumuho. Nasawi si na Maria Teresa Fernandez, 61 anyos, at ang kanyang apo na si Lencesca Fernandez, 7 taong gulang, na natabunan umano sa pagguho. Samantala, dinala sa paggamutan ang may-ari, helper at mismong karpentero na sugatan sa insidente. Si under investigation ba po? Yung bahay po kasi totally wrecked na po siya. Nakikipag-coordinate po tayo sa ibang opisina rito sa stage sa Orion para po ma-determine nila, lalo na po sa municipal engineering office po. Ilang negosyante sa Vigan City Public Market, halos wala nang maibentang karne ng baboy. Sundan sa report. Isang buwan simula na magpositibo sa African Swine Fever ang mga baboy sa Vigan City. Ito na ang sitwasyon sa midsection ng Vigan Public Market. Alas 8 pa lang ng umaga, nabakante na ang dati hile-hilerang nagbebenta ng karne ng baboy. Karne ng baka at kalabaw na lamang ang natitira, pero limitado rin. Nariga mi basi nga birukan mo, dahil ito'y baka kadanwang ta nangina, sana na baybayag da nga gana ng mga baboy. 240 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy, habang 280 hanggang 290 pesos ang beef at karabeef. Dahil sa kaso ng ASF, hindi maaari mag-angkat ng baboy papasok ng vegan, kaya malaki na umano ang kakulangan ng supply. Basitan ma'am, takwa, ti magatangan. May sa mga pigir iti pagalalamin. Tanging hiling ng mga meat vendor. No, da pa nakabalin na, lukatanda ko mga rodent, tap na ti kasta, mapang kami gumatang ti, sa ti kabangibangnan, ta may dispose na jababo yan, habang nga hampay nga napektaran ti ASF. Tumanggi magbigay ng pahayag ang provincial at city government kaugnay sa issue ng supply at kaso ng ASF. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ilang residente maaga nang bumibisita sa mga sementeryo sa Mangaldan, Pangasinan. Naritong report.
Matatagpuan sa Barangay Gilig ang public at Roman Catholic Cemetery sa Mangaldan, Pangasinan. Simula raw nung magkaroon ng pandemya, araw-araw na rin umanong nakabantay sa checkpoint sa barangay. Halos araw-araw po, may inililibing po, kaya napaka-busy po, lalo na yung mga tao. Siyempre iba-iba yung mga barangay, bayan na pupunta rito at nakikipaglibing. Sinimulan na rin ng barangay ang paglilinis sa sementeryo para sa inaasahang maagang bibisita. Noong nakarang taon, temporary suspended din ang pagbisita sa sementeryo noong November 1 at 2. Ayon sa LGU, sa ngayon, wala pang schedule sa pagbisita sa mga sementeryo sa bayan. Pero mayroon ng maagang nagtutungo sa sementeryo para maglinis at ang ilan nagtirik ng kandila para sa yumaong mahal sa buhay. Wala pang siksikan pa. Hanggang maaga pa, medyo ulit na, wala na, siksikan na, dami ng tuo. Aabot ng mga kwan, mga 20, kanon, 20 na kwan, pizza, dadami ng tao. Kaya ganun ang ginagawa namin, habang maaga pa, ginagawa na namin. Mahigpit pa rin ipatutupad ang health and safety protocol sa pagbisita sa mga sementeryo. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Babae, sugatan matapos pupukin ng baril sa ulo sa Vigan City, Lucsur. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Sugat at bukol sa ulo ang tinamo ni Nilda Rapanut, 26 anyos, matapos umanong pukpukin ng di matukoy na kalibre ng baril. Natutulog na umano ang mag-ama nang pinasok ang kanilang kubo ng dalawang lalaki na tinangka umanong saksakin ang biktimang si Bonifacio. Ibagada mga patayin da kong, pagidida na pa yung bagsulin da kong. Di nasipaw ko yung kutsilyo, nag-gugubal kami. Nang makatakbo ang ama, dito raw lumabas si Nilda na dinamay ng isa pang sospek. Dito nga umuna nga pati na. Tapos di may kadwa dito ma'am. Di gapuna nga nawanan natin po. Ayon sa biktima, armado ng baril ang sospek na si Freddy Magno na nahuli ng pulis at itinuro ang kanyang mga baril na walang lisensya. Di namin sa nga rin ngayon ko na putok-tital tapos medyo malay. Kaukoso na lang, nagkainitan lang dahil na nakainom na sila. Pinaghahanap pa ang isang sospek. Pinagbabaril ng motorcycle riding suspects ang mag-asawang sakay na motorsiklo sa Paway, Ilocos Norte. Sa imbestigasyon, papunta sana sa trabaho ang mga biktima ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Sugat sa pisngi ang tinamo ng biktima na angkas. Sa inisyal na imbestigasyon, alitan sa lupa ang nakikitang motibo sa pamamaril. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Mga kapuso, ganap ng bagyo ang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Pinangalanan ito na Bagyong Maring. As of 3 p.m. ngayong araw, namataan ang sentro ng Tropical Depression Maring sa 505 km east ng Verac, Catanduanes. Samantala, umiiral din sa ilang bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Comelec Mangaldan, hindi na umano magpapatupad ng satellite voter registration. Narito ang report. Nakaabang pa rin ang Commission on Elections sa mga maghahain pa ng kandidatura para sa elections 2022. Base sa record ng Comelec Mangaldan, isang aspirant sa pagkaalkalde at walong pagkakonsehal ang nag-file na ng kanilang COC as of October 7, 2021, 1 p.m. Nananatili namang naka-alerto ang PNP habang patuloy ang Comelec activities. Expecting any time, every day. Naka-prepare po yung security pa natin, ma'am. Na-orient naman na sila ng Comelec officer natin, ma'am. Hindi sila pwede magdala ng mga supporters na. So ang alaw nilang is dalawa na alalay nila. Samantala, pinaghahandaan na rin umano ng Comelec ang extension ng voter registration na mag-uumpisa sa October 11 hanggang 30 matapos aprubahan ng Comelec Central Office ang extension nito. 8 to 5 daily, no Saturdays. We will go beyond 5 o'clock, hindi po pwede. Strict na po ngayon kasi na-extend nga po eh. Nasa mahigit 66,000 na botante na mula sa bayan ang natapos sa voter registration. Paglilinaw rin ng Comelec, wala nang ipatutupad na barangay o satellite voter registration. Sa lahat ng mga mag-register,
for the extension, please lang pumunta na kayo para nang maaga para ma-entertain kayong lahat kasi baka mamaya we will go beyond 5 o'clock, hindi po pwede. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Karagdagang paradahan inilaan dahil sa dobling bilang ng mga nagpapabakuna sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Alas 9 ng umaga, nagpunta sa vaccination center sa Dagupan City si Aling Grace mula sa Barangay Lukaw para magpabakuna kontra COVID-19. Pero mahabang pila na mga nais magpabakuna ang kanyang nadatnan. Sa kabila nito, desidido pa rin umano siyang magpabakuna. Para ano, pag nakapitan ka man, hindi masyado. Siyempre, hindi mo rin masabi hindi ka magkakasakit eh. Kakapitan ka rin, hindi ka maingat. Ayon sa pamunuan ng Dagupan City Vaccination Center, halos dumoble ang bilang ng mga nagpapabakuna sa lungsod. Umaabot pang araw sa higit 1,400 ang bilang ng mga nababakunahan kada araw. Sapat din umano ang supply ng bakuna. Dahil sa dami ng mga nais magpabakuna, nagdagdag ng parking area ang lokal na pamahalaan. Problema raw kasi noong mga nakaraang linggo, ang kakulangan at malayong parking area. Sa ngayon, mas maganda na lang yung nagparking muna sila dito para yung mga senior citizen na magpapabakuna is hindi na mahirapang maglakad kasi kung doon pa sa malayo mahirapan na lang sila maglakad kaya minsan may mga naka-wheelchair na nagpapabakuna. Naka-alerto naman ang ilang kawaninang public order and safety office para maiwasan ang matinding daloy ng trapiko. Umiiral pa rin ang number coding scheme sa lungsod. Pinapatapat naman natin, no? Since start pa naman na yung code number coding natin, so pumitulit pa rin siya. So from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Kada barangay na vaccination rollout isinasagawa sa Vigan City, Ilocos Sur. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Bahagyang naantala umano ang vaccination rollout ng Vigan City noong ipatupad ang ECQ sa kadahilan ng limitado lamang ang maaaring papuntahin sa vaccination site. Pero tuloy-tuloy pa rin ang rollout at ang solusyon, clustering ng mga barangay. Mas maganda yung ganito kasi hindi crowded. At least kahit pa paano may social distancing. Sa pamamagitan nito, mas ligtas raw at madaling matukoy kung residente ng lungsod ang magpapabakuna ayon sa City Health Office. Nagsimula na ang vaccination para sa second dose ng Sputnik vaccine na sanay naibakuna noong August at September pero walang dumating na supply ng second component sa bansa. Actually, ang advisory naman ng FDA is 6 months pero yung unang-una kasi na sinabi is 1 month lang yung gap dapat, diba? Pero yung nagkaroon ng problema. Ligtas o epektibo pa rin naman umano ang vaccine dahil pasok pa sa 6 na buwan ang natanggap na second dose. Sa initial na vaccination goal, 70% ang vaccination target. Ang Vigan City, 66% na o higit 23,000 na ang nabigyan ng first dose. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Top 10 most wanted mula Zambales na huli sa Kalasyaw, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw. Matapos ang umunoy ilang buwang pagtatago, nasa kote sa bisa ng warrant of arrest ang 32 anyos na si J.R. Edquid sa operasyon ng pulisya sa Barangay Nagsaing, Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa otoridad, itinuturing ang 32 anyos na si J.R. bilang top 10 most wanted ng Candelaria Zambales sa kasong carnapping. At yung accused nga ay napagalaman ng ating kapulisan na nagtatago nga dito sa may Barangay Nagsaing, Kalasyaw, sa lalawigan ng Pangasinan. Wala pang pahayag ang akusado na dinala sa Candelaria Police Station. Iimbestigan pa ng pulisya kung may kasabwat pa ang akusado o kabilang sa mas malaking grupo ng sindikato. Well, accordingly sa Candelaria Police, first time pa naman na may kaso na ditong tao ito at hindi sinasangkapi yung possibility na involved ito sa mga nakawan sa kanilang area, especially sa Region 3. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan.
Mga pinakahuling kaganapan sa COC filing sa iba't ibang probinsya sa Hilaga at Gitnang Luzon, alamin sa report. Muling naghain ng kandidatura si re-electionist Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok. Kasama niya naghain ng kandidatura ang kanyang tiyahin na si incumbent Vice Mayor Cecil Araneta Marcos. Ayon sa COMELEC, si Manotok at Marcos pa lang nakapaghain ng COC sa pagka-gobernador at vice-gobernador. Formal nang naghain ng kandidatura si Batac City incumbent Mayor Albert Suwa. Kasama niyang naghain ng COC ang kanyang kapatid na si incumbent Vice Mayor Wendell Suwa. Sa probinsya ng La Union, naghain na ng COC si re-electionist Governor Francisco Emmanuel Ortega III. Ayon sa COMELEC, wala pang ibang naghahain ng pagka-gobernador at vice-gobernador. Re-electionist sa lalawigan ng Isabela sina Governor Rodolfo Albano III at Vice Governor Faustino D. Naghain na ng kandidatura si Governor Manuel Mamba at Dr. Zara Lara para sa pagka-gobernador ng probinsya ng Cagayan. Sa pamamagitan ng authorized representative, naghain na ng COC si former Sangguniang Panlalawigan member Anne Marie Bersamin sa pagka-alkalde ng bayan ng Banggit sa Abra. Nauna na naghain ng kandidatura sa pagka-alkalde sa bayan si incumbent Vice Mayor Mila Valera at former Banggit Mayor Ryan Luna. Samantala sa probinsya ng Abra, as of October 7, 2021, 10 a.m, isa pa lang ang naghain ng COC sa pagka-gobernador at vice-gobernador. As of 12 noon, si re-electionist Governor Melchor Diclas pa lang ang naghahain ng COC sa pagka-gobernador sa Benguet. Nag-file ng COC sa pagka-alkalde si dating Baguio City Mayor Mauricio Domogan kasamang apat para sa konsehal. Sa kabuuan, sa tatlo na ang nagpila ng COC para sa mayor ng siyudad ng Baguio. Nauna nang naghain ng kandidatura si incumbent Mayor Benjamin Magalong at independent candidate Jeffrey Pinick. Samantala, naghain din ng COC para sa vice-alkalde si Michael Lawana at dating konsehal na si Elaine Sembrano. Nasa mayigit 20 na ang naghain ng kandidatura para sa konsehal. Formal nang naghain ng Certificate of Candidacy si re-electionist Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Kasama niya ang re-electionist na si Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Nag-file na rin ng kandidatura sa pagka-gobernador ang dating Candaba Mayor at Engineer na si Danilo Boy Bailon. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ilang kabataang lumabag sa curfew pinaghuli ng pulisya sa Dagupan City. Sundan sa report ni Russell Simorio. Pinaghuli ng pulisya ang ilang kabataang lantaran umanong lumalabag sa health at safety protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield sa Dagupan City. Marami rin umanong nadatna ng mga pulis na mga pag-aalagalang kabataan kahit 10 oras na ng gabi. Nananatili sa GCQ ang lungsod at mahigpit pa rin umiiral ang curfew hour mula 8 p.m. hanggang 4 a.m. May mga naliligaw pa rin at hindi pa rin sumusunod. Kumbaga pagkukulang pa rin sa disiplina, pero ang kapulisan po natin ay hindi magsasawa magre-remind sa kanila. Karamihan din naman sa mga nahuhuling curfew violators, naghahanap ng mapagbibilhan ng alak. Inabisuhan na rin ng pulisya ang mga business establishment na hindi naman nagbebenta ng essential goods na tumalima sa curfew. Samantala, pumalo na sa 681 ang active cases ng COVID-19 sa lungsod, kaya may pangamba pa rin ang marami. Sumunod sa proper protocol, social distancing, wearing a face mask and face shield po. Samantala, napansin din ng Pangasinan Police Provincial Office ang dumaraming quarantine violators sa probinsya. Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, sumunod po tayo sa mga pinaihiral na mga executive orders o IATF resolutions. Itong ginagawa ng kapulisan natin, ng mga frontliners, ay para sa ating lahat. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Ilang magsasaka sa Pangasinan nalulugi na umano dahil sa mababang presyohan ng palay. Naritong report. Pinadapa ng malakas na hangin na dulot ng bagyong Lani ang mga palayan sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Pero hindi lang daw ito ang nagpapahirap sa mga apektadong magsasaka. Doble na raw ang kanilang paggalugi dahil sa mababang presyohan ng palay. Nalulugi na kasi nagsitaasan yung mga abono, ma'am. Tapos yung palay, mura. Mura pag binili, lugi na.
Nagtaas na raw kasi ang presyo ng lahat ng materyales sa pagsasaka, maging ang pagpapasahod sa mga manggagawa, pero ang presyo ng palay nananatili pa rin mababa. Maaari sana kahit mga 20 plus, mga din, 22. Tapos ang mahal ng abono ngayon, ma'am. Dati kasi last year 800 lang po yung abono. Ngayon mga 1-2 na. Tapos yung mga tao magtanim, tumaas din yung sahod nila. Pero ayon sa Department of Agriculture Region 1, nakadepende rin umano ang buying price ng palay sa moisture content nito. Ang ating advice sa kanila ay magbenta sila ng clean and dry na palay. From the farm, hindi pa nabibilagyan. Gusto nila ang presyo ay pareho doon sa dry. Nasa 13 pesos and 50 centavos ang presyohan ng palay kapag ito'y wet palay o bagong ani pa lang. Pumapatak naman umano sa 18 pesos hanggang 20 pesos ang average price ng dried palay. Hindi naman umano kontrolado ng DA ang presyohan ng mga pataba sa lupa. Nakapako naman na umano sa 19 pesos ang presyo ng palay kapag ang National Food Authority ang bumibili. Isang constraint din sa amin kasi is yung ating mga transportation facilities, kasi isang problema din ng ating mga farmers yung kung paano dadalhin yung kanilang mga produce sa mga buying stations. At kulang na kulang kami sa truck, kaya nakikipag-ugnayan kami at nagre-request kami sa mga LGUs din. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Si Julian Macareg ang kauna-unahang Pinoy short track speed skater na lumahok sa 2020 Winter Youth Olympics na ginanap sa Switzerland. Sumali din siya sa World Short Track Speed Skating Championship sa Netherlands nito lang Marso bilang kaisa-isang pambato ng Pilipinas. Ngayong Oktubre, sasabak si Julian sa apat na World Cup events para makakuha ng slot para sa 2020 Beijing Winter Olympics. Kilalanin natin si Julian kasama sports correspondent na si Martin Javier dito sa Sports Synergy. Hello sa inyong lahat mga ka-sports. Ang kasama natin today ang pambato natin pagdating sa speed skating at parehong magulang niya ha, galing Central Luzon. Kilalanin natin si Julian Macareg. Julian, how are you? Welcome to the show. Hi, I'm good. Thanks for having me today. All right, Julian, this is how we'll do it. We have a few words for you, and you tell us the significance of those words in your life and in your career. Are you game with that? I'm game. All right, let's head to the first set of words here because you'll be competing in this tournament soon. World Cups, how do you feel about that? World Cups, there's going to be 4 World Cups this season. And within those World Cups, I have to place at least top 32 in the 1,000 meter and the 500 meter. And if I place top 32, I'll be given an Olympic quota spot to represent Philippines in the Olympic Games. Sounds big, it sounds competitive, and a lot at stake here, Julian. So how do you prepare for something like this? Because our second word here is preparations. I'm currently here in Salt Lake City, Utah, and not only that I'm preparing physically, but I'm also preparing mentally because the mental game plays a big important part in speed skating. I love how you emphasize the mental aspect there, but an added layer to that, you know, to the mental game for you is representing an entire nation in the World Cup. So how do you feel about that? Because our third word here is represent. Okay, you're representing the Philippines. How do you feel about that? I'm super honored to be representing Philippines in the World Cups and these major events, and I really hope to represent Philippines in the upcoming Olympic Games. And I'm super thankful for all my coaches and family in the Philippines and back at home here in the U.S. Julian, all the Filipinos will be rooting for you. We wish you the best, and we hope that you qualify for the Winter Olympics. There you go. That is the final buzzer. Julian Macareg, thank you so much for joining us here. Ayan po Thanks mga sports. Si Julian, nandito nga ang pambato natin pagdating sa speed skating. Dito lang po sa Sports Synergy. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 79 days na lang, Pasko na!
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Joanne Punsoy. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.